Play and Good Times with Mo the Podcast. Palakpakan po natin lahat, Alex Calleja! King Duran! Happy New Year sa inyo lahat! Palakpakan naman, come on! Ako po si Alex Calleja. At sino dito? May mga bata? May mga bata ba? Ano, nasabihan kayo ng nanay nila, akin na yung pera nyo, baka mawala. Hindi na babalik sa inyo yun. Yung mga ninong-ninong, nabili ng pera, no? Nakita. Ito may bata, alam nyo may anak akong 10 years old. Ang mga bata ngayon nahihina, napansin nyo? Bakit? Yung anak ko natapa, dumugog, ulo. Dinala ng nanay sa ospital. CT scan, X-ray, injection. Walang yung mga bata ngayon. Yung kabataan ko, pag natapa ako, kahit tumudog ang ulo ko, tatawagin na ako ng nanay ko. Halika dito. Ito lang ang solusyon. Ligtas tayo. Di ba? Tatawin na nanay mo. One plus one. Two. Okay ka pa. Okay ka pa. Okay ka pa. Mahina na mga kabataan ngayon dahil sa betadine. Alam niyo yung betadine? Walang hapti. Kung nasugatan niyo na ako, dati gamutin mo naman, no? Betadine. Walang hapti. Naalala ko yung panahon ko. Pag nadapa ka, hindi mo iintindi yung sakit ng tapa. Iintindi mo yung gamutan. Mami, natapa ako. Sala ulo ka, ha? Dahil kung mo yung mertiolet. Alam niyo ba yung mertiolet? Yung mertiolet, isang patak lang doon sa sugat mo, plastak ang buhay mo. Tapos, pag wala na yung hapde, natalaman na nanay mo, wala na hapde? Opo, wala na po. Balik yung hapde. Iba ang kabataan. Wala na yung mga kabataan niya, masyado na mahina, no? Di ba? Ilan daw ka na? 7. Ang saswerte ng mga bata dito dahil tayo may pinakamahabang Pasko. Ang Pasko natin nagsisimula sa September, natatapos ng pagkawala ng pera. Nasisimula ang Pasko, alam mo, simula ng Pasko sa Pilipinas, hindi pag nakita mo si Santa. Pag nakita mo si Jose Manichan, pag narinig mo kanta, wow, Pasko na! Jose Manichan! Kaya hindi mo pumunta sa Santa dito, naingit na eh. Mga kaibigan, ako po ay natutuwa dahil ang Pilipino napakasaya natin, di ba? Mamaya magkakainin na naman tayo at alam ko na naman kung ano yung inihahandaan nyo. Sino kumakain ng Amber Spaghetti? Gusto ko makilala yung may-ari ng Amber Spaghetti? Gusto ko, di ba nakakalitin ng Amber Spaghetti? Pag ba sa opisina, nakakita ng Amber Spaghetti, hindi mo alam kung may nag-resign, may napromote, may bagong sweldo, may namatayan. Gusto ko makausap yung may-ari. Gusto ko makilala kung sino tagahiwa ng hotdog. Dahil isang hotdog, napagkasya na sa isang bilao. Ang lipis na pagkakaiwak. Ginawa ka ng bulaklak para lakuhin tayo. Mamaya, check nyo. Mamaya ang birth spaghetti. Pag uubuksan, patay may effect plan. Hindi pwede mga hotdog eh. Nung last year, matagal ko na pinaghahanap, baka na magkakilala nyo, nakarating na sa kanya. Ang may-ari po ng St. Peter Memorial, hindi pa rin binababa yung billboard nila. Nakita ko pa rin sa Toto, hindi pa rin nila binabago yung billboard nila ng St. Peter Memorial. Nakalagay pa rin sa billboard, 50% off from July to December. Hurry! Paano ko sasabihin sa nanay ngayon? Ha, may promo yung St. Peter, ha? Baka gusto mong yung babe. Hurry! Dalawang billboard, isang billboard. Buy one, take one! Hurry! Paano ko sasabihin sa nanay ngayon? Ano ang sabi ko sa tatay? Magsabay na kayo! Hurry! Nakakatawa ang bilhin nyo, no? Matatapang talaga tayo, promise. Bakit? Lamay na na. Alam nyo ba yung lamay? Pag nagpunta ka sa lamay, nakakalungkot, di ba? Pag uuwi ka, hindi na basta-basta makaka-uwi. Kailangan mo muna magpagpag. Di ba? Huwag kang uuwi na bahay, dadaan ka muna sa Starbucks at 7-Eleven. Lahat ng espiritu nasa Starbucks at 7-Eleven. Ganun katakang mga espiritu natin. Kapag sinundan ka, dumapa sa Starbucks, wala na, dumapa sa Starbucks. Napakasaya sa Pilipinas, wala mag-give up, ha? Ha? Dahil ang Pinoy, unique, tama ba? Walang pa kayo pinagri, ang Pinoy ay unique! Nagpunta na ako sa ibang bansa, alam ko, ang Pinoy ay unique. Bakit? Nagsisiming ako sa Malaysia. Alam ko, may Pinoy na nagsisiming. Bakit? Tayo ng mga Pinoy na nakapagsiming sa swimming pool in complete basketball uniform. Tuwan-tuwa yung mga lifeguard pag pinanulog na Pinoy eh. Hoy, number 32, Castillo, out! Iba ang Pinoy. Tama? Tayo ng mga Pinoy ang madalas magkaya ng kain tayo. Kain tayo. Subukan nyo kumain, mga guys sa inyo. Tahaw mo.
wala na. Yung mga kaedad ko, mga kabataan, magkaiba na talaga ang buhay ngayon. Nagpa-check up ako, may sakit ako. Totoo lang. Iba na ang check up, pati check up iba na ngayon. Dati, pag nagpa-check up ka, kukunin yung urinalysis. Di ba? Urine sample, stool sample. Ipasa mo lang, walang problema. Alam nyo ba, ang urine sample ngayon pag nagpasa ka, dapat midstream. Ano yung midstream? Kailan yun? Natapos! Problema ko ba ba yun? Di iiyak ko. O, Tom, hanapin ko. Diyan na yung midstream. Saka yung stool. Ang hirap po ng stool. Mani mo, o, di ba? Nandidiri kayo sa sarili ng tae. O, amin na na, o. Di ba, pagkukuha ka ng stool, pumunta ka sa may inodoro, gaganon-ganon mo. O, pasensya na sa mga kumain, ha. O, tingit muna kayo, tingit muna kayo. Tapos, papalapakin mo sa inodoro. Tapos, titignan mo ko ano maganda yung kulay kasi concert ka sa health mo eh. Parang healthy ako dito. May nakasabay ako sa clinic, isang garap ano yung dala eh. Saan ka ba sa garap ang dala mo? For shaving. Nakakita ko naman Pinoy. Napagpwet mo lang yung mga CRMs, EMs mo, napaka yuck, yuck. Ang mga bilang mga arte pagdating sa pag nag-EMs kayo sa public toilet, maarte kayo para kayo gagawa ng krimen. Di ba? Pag nag-EMs ka na, pumunta sa public toilet, sisilip ka muna. Pag may tao, may tao. Pipiling ko na lang ito. Kasi ang pangarap mo, di ba? Parang pagbukas mo, dapat walang tao. Kung may tao, papasok sa loob, kung nanay, maghugas ka lang. Tapos pag nawala yung mga tao, papasok ka sa loob ng CR. Ang panalangin mo, walang papasok. Kasi hindi mo alam kung gano'ng kaingay. Ngayon, pag may tao, para maprotekta yung sarili mo, ang gagawin mo, sasabihan mo ng ugo. Saka-flash. Kumusta ba? Eh, maganda na muna sa unahan, oh. Happy New Year sa inyo. May mga natanggap na ba kayo sa regalo sa ano? Sa Pasko na hindi nyo gusto? Sino nakatanggap ng mugs? Ng fruitcake? Na hindi nasisira? Picture frame? Towel may pangalan nyo? Masaya, masaya ang Pasko dito. Pero sinasabi ko sa inyo, mas maganda dito magpasko kaysa sa abang pansa. Kaya sinasabi ko sa iyo, iba. Iba promise. Ang mga tao dito, ang mga tao sa ibang bansa, wala, hindi masyado masaya. Hindi masyado masaya. Promise. Kaya dito sa Pilipinas ang masaya. Magpalakpaan po tayo dahil nasa Pilipinas tayo. Mahal natin ang Pilipinas. Maraming mga technology ang hindi bagay sa Pilipinas. Huwag kayong maingit. Talaga ang Pinoy, hindi pwede maging high-tech. Unang-una, yung waste. Sino nag-waste dito? Hindi pwede waste dito. Litong dito ang waste dito. Sa Amerika pwede. Police ahead, construction ahead. Yung waste? Nainig yung waste? May Tagalog. Sa isang daang metro, may hayop sa tabi. Nakita ko ng MND eh. May dalang aso. Isa ko, relax lang, nalilax lang. Ang pinakaayaw mo yung waste, ano? Yung boy band? Parang yung boy band, natatrapin ka na. In 300 meters, turn left, turn right. Ang ayaw mo yung grab, alam mo yung grab? Okay naman siya, pero yung grab up, yung pagkakumuha ng grab up, nakakuha ka ng kotse, tapos aabangan mo yung kotse, lumapit sa'yo, tapos talagpasan ka, tumatama. Tapos may ginagawa yung kotse sa grab up na hindi mangyayari sa totoong buhay. Alam mo yung gumagano'n? Pag sakay ko, nung gawin niyo kayo ganun-ganun niyo? Magta-taxi kayo mamaya, mahirap mag-taxi, no? Hindi pa yun ang gumagawa ng ugali yung mga taxi driver, no? Bago ako sakay, para ka nag-exam sa UP. Para mo, boss, Quezon City, sir, traffic pa doon? Hindi naman. Kaya ito ang mga payo ko sa inyo. Ngayon bagong taon, gito gawin niyo sa mga taxi driver na yan. Magpara ko. Boss, Quezon City, sir, papunta akong Alabang eh. Galambang? Ah, sige, punta rin akong Alabang. Matagal na rin ako nilakakunta dyan eh. Ako na lang mag-a-adjust. Magpara ko. Boss, Quezon City, sir, sir, ang metro ko eh. What a coincidence, may extra akong metro dito. Minsan sumakay ako, pinasakay ako ng taxi. Nagulat ako, sinakay ako. Nung pagbaba ako, 100 pera ko, 75 metro, walang panukle. Pag nangyari sa inyo to, huwag kayong pumayag. Huwag kayong bababa. Ubusin niyo yung sukli sa loob. Doon kayo matulog, doon kayo maligo, doon kayo mag-away ng girlfriend mo. Kaya minsan sumasakay sa taxi, kaya sasalita eh. San tayo?
saan tayo? Ikaw, ikaw naman lagi nasusunod, di ba? Ganyan na ganito ako sa taxi driver, yung pag nata-traffic kayo, yung mga ganon, yung nata-traffic kayo. No, pasensya na ha, tigis ko nga amoy ng taxi nyo. Ang amoy ng taxi sa Pilipinas is standard. Alam niyo yung tutang nila tayo? Sa 7-Eleven, may amoy ako mabaho, promise. O, 7-Eleven, pagpasok ko. Sa totoo ha, kasama ko kasama ko, pagpasok mo, sabi ko. Alam niyo, mabaho, gumagano. Sabi ng asawa ko, sarago lang, mapapatay tayo dito. Hindi na palang sa bibig. Pumapasok ako, parang password eh. Sinaguro, nalasahan ko eh. Pero maganda din, maganda sa Pilipinas kasi sa pabansa. Sinasabi ko sa inyo, oo, nasa ibang bansa ako. Di ba, yung sa Davao, nagkaroon ng lindol. Pero okay naman tayo, safe tayo. Alam mo ba, inabot ako ng lindol sa California? 6.2 po ang lindol sa normal sa kanila. Lindol talaga. Iba lindol sa Pilipinas. Di ba kayo lindol dito? Lumindol? Naramdaman mo? Check natin sa Facebook. Girl, lumindol oh. Ang lindol dito yabangan eh. Lumindol sa inyo. Hindi, lumindol sa amin. High-tech sa Amerika. Huwag kayo maniniwala. Hindi high-tech sa Amerika. I'm telling you. Nag-brownout na sa Florida ako. Tawag pa ako sa electric company nila para malaman ko what time the power is coming back. Hindi po yun high-tech. Ang Pilipinas po ang high-tech. Dito, pag nag-brownout, walang tawag-tawag. Hintay ko lang magpalakpakan yung kapitbahay. May ilaw na! Yun ang high-tech. Ang tatapang ng hive sa Amerika, Florida, alipitong gumagapang sa likod, kalikod. Namiss ko mga hive sa Pilipinas, ang babayit ng hive dito. Umuwi kayo sa bahay nyo kami ang gabi. Dumiretso kayo sa kusina. Buksan nyo yung ilaw. Di ba ang bait ng daga? Ano kayo ito? Ha! Saan itong pagkain? Di ba ang atras? May pagtitika ka sa daga? Ang saya. Daga. Ha! Ikaw. Ha! Daga. Ha! Ikaw. Ha! Ako maaalis. Bakit namin ito? Ibis. California, yung ibis na nalaki. Pero wala. Wala. Boring. Iba ibis dito. Ang ibis dito, bobo. No? Bakit bobo? Pag binuksan mo yung banyo, nagkatatigan kayo, alam niya na takot ka sa kanya, saan siya tatakbo? Papunta ba sa'yo? Ang bobo. Tapos sa ating gabi, nagkasalubong kayo, may chinelas ka, pinalo mo, alam mo napatay mo. Pag-angat mo, nawawala, patay kang bata ka. Magdamag lang na agad. Babalik sila. Masaya, masaya sa Pilipinas. Iba, unique. Iba ang Pilipino. Mahal natin ang kapwa Pinoy. Kaya nga nagsere ng Pasko natin sa kabagong taon eh. Sa Amerika, pag nagsalubong ang Pinoy, kayo ito magsalubong. Pinoy ka? Oh, Pinoy din ako eh. Taka saan ka? Quezon City? May kilala kang Mike Chua? Anong kala mo sa Quezon City compound? Tatlong di ko Mike Chua dun eh. Tapos alam mo, ang maganda lang sa Amerika, pedestrian law. Yung pedestrian law, pag tumatawid, nagka-drive ako ha, pag tumawid yung Amerikano, tigil yung masasakyan. Pero tumawid yung Amerikano, sabi ko, hayop ka sa Commonwealth, patay ka sa akin. Pag sa Commonwealth, tatawid ka, alam mo, last day mo na eh. Ganun ba lang sa mga bata, alam ba? Dito lang kasi sa Pilipinas, kung nakakita ka ng one way, tumitingin ka dito just in case eh. Iba, iba ang Pilipinas. Masaya. Kaya lang, matatapang tayo mga Pinoy. Tama ba? Tama ba? Matatapang tayo? Ba tayo matapang? Kaya lang nakakatawid sa daan ng ganito hanggang ngayon. Tapang mo! Naniniwala ka na ang kamay na to ay pipigil ng truck! Na sobrang tapang mo, nag-iaya ka pa naman tao. Sabay kayo sa akin, ang bahala sa inyo! Lisa, may matatapang ka, tumuturo pa eh. Ang tapang natin dahil pag nabilang upang tayo, hindi na tayo humingi ng tanong at tubig. Ano humingi natin? Number! One! Or chap lang to, kung tubig, number! Number five, Terry, B, C, D, E. Ako ba ito kayo inisip eh, D? Mamatay ka talaga, gusto mo malaman kung siya nag-iisip sa'yo, hayop ka. Sino sumasakay sa MRT? Sumasakay pa rin kayo sa MRT? Sumasakay ka sa MRT? Huwag sasakay sa MRT, dahil sino mga MRT drivers? Gito sila magsalita, oh! Pag-alabang natin ang kita na ay mo na tatapos ang sasubuhan ko. Pag-alabang
Pareho-pareho sila sa sila sa true value. Yung pipinta ng vacuum sa gilid. Hindi, okay, okay, okay. Wala ka naman. 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 Pero maraming gentleman pa pinag, pare, di ba? Gentleman ka? Ayaw natin nakakita na kayo babae, na kayo gusto babae, na kayo matatang babae. Anong ginagawa natin? Pumipingit tayo. Tutulog-tulugan. Ano pa yung girl? Oy, by the way, ah, kahit ako ng showtime, boy, bulit. Kami nagsusulat na kulit ako ng mga teleserye. Sino nanonood ng teleserye dito? Halik? Boy, sa mga hindi nanonood, parang kayo, maraming kayo matututunan sa teleserye namin. Ang unang yung matututunan, pag mabait sa'yo yung driver mo, siya ang tunay mong ama. Laging ganun lang yun. Pero mas gusto ko naman ang Pilipinas. Di ba ang Pilipinas, yung isa lang ang kwento ng mga teleserye. Yung bida, nakapasal ng ampun lang siya. Ano? Ampun lang ako? Tumakbo siya sa labas? Masasagasaan siya. Kahit taga-bukid, may susubot ang kotse para sagasaan siya. Tapos walang small talk. Walang small talk sa teleserye. Di ba sa inyo sa bahay niyo? Uy, kumusta ka? Anong pagkain natin? Kumusta pag-aaral mo? Small talk. Sa teleserye, wala. Pag gising nila sa umaga, may tuwa na ng usapan. Pinatay mo na ba sa sandoban? Di ba? Pero mas gusto ko pa rin. Mas gusto ko pa rin ang teleserye natin kaysa sa Amerika. May kukwento ko sa inyo. Kung minamaliit nyo ang teleserye natin, mas mamaliitin nyo ang mga kwentong Amerikano. Bibigyan ko yung example para maliwanagan kayo. Hindi mangyayari sa Pilipinas po dahil matatalino ang mga Pilipina. Pinay, matatalino. Example. Napanood ko sa Amerika. Babae. Totoo to. Pelikula. Naka-90s. Amerikana. Nanonood ng TV. May tumahol na aso. Ano sabi ng Amerikana? Sumilip. Who's there? Wala. Anong ginawa ng Amerikana? Lumabas! Who's there? Naglakad! 100 meters! Who's there? Wala! Naglakad pa rin! Nakakita ng gubat! Umasok sa gubat! Who's there? Mamamatay ka talaga! Bobo kayo! Hindi mangyayari sa Pinay yan! Matalino Pinay! Same scenario! Yung Pinay, naka-duster, naroon ng TV, may tumahol na aso, sumilip, tinadyakan yung aso, ingay mo! Nanonood ako ng TV, bumalik sa TV, patay yung aso, buhay ang Pinay, matalino. Second scenario, Amerikana, may serial killer, hinabol yung Amerikana, lumabas, tumakbo, help me! Walang tao. Tumakbo ng 100 meters, help me! Wala pa rin tao. Umasok sa gubat, help me! Nasa lubong, who's there? Siyempre, kailangan magsalubong dalawa. Walang tao sa Amerika. Sa Pilipinas, hindi mangyayari yun. Same scenario. May serial killer, Pinay, naka-duster, hinabol, apat na akbang pa lang, may nag-limit joke eh. Help me, I will survive, please! Iba. Iba ang Pilipinas. Tama? News reporting. Ang tanda na ng news reporting dito. Mamaya, magpapatalo. Maniwala kayo, mamaya ang bagong taon, tumabakan to, papatalo ninyo na naman to, no? Talo na na! Asa na? Huwag kayo maniwala, si Nagul, taon-taon na pinapatalo, hindi tumatangkad. Nakakatuhay mo reporting kapag umuulan, no? Bara naman sa Malabon, ng tuhod. Tuhod ni Lu. Kung tuhod ni Nagul yan, di okay lang. Saka natutuwa ka sa mga reporter, ano? Sa akin sa mga reporter na may nasusunog na bahay. Gento mag-report. Kasalukuyan po nasusunog ang bahay. Kasama po natin ang mga pamilya na susunugan. Kausapin po natin sila. Ano po nararamdaman nyo ngayon? Masaya. Matagal na namin gusto masunog yung bahay na yan eh. Pinabangga lang mo to, tubuan, kakausapin mo, ano pa anagdam mo ngayon? It's an experience. Kayo, mga bata, mamamaya, may makikita kayong matatanda na nag-iinuman. Huwag silang gagayahin. Huwag niyong papaniwalaan ang mga commercial ng beer. Dahil sa commercial ng beer, walang lasing. Tama? Saan midline, nagsasayawan sa bar, cool na cool, huwag kayong maniniwala doon. Yung may babaeng sexy, kuminom, nag-swimming, pag-ahon, sexy pa din ang lakad, hindi totoo yun. Ang babaeng lasing, nag-swimming, dinaahon yun. Kaya ako, pag gumawa ng commercial ng beer, gusto ko yung pati mga bata, alam nilang, ay, ayoko nang gawin ng beer. Ito ang gagawin kong beer na commercial. Totoo, straight to the point. Red door, sa Tontama! Paray, mahal na mahal ko siya! Iba yun ang suka ng mayaman sa mahirap.
hirap tau, pag sumusuka ang mayaman, may steak, caviar, fresh fries, pizza. Ang mahirap pag sumuka, green lang. Tapos may dingdong. Walang yan dingdong yan, di ba tunaw-tunaw? Kahit anong mo lang, green peas, no? Pag bunga mo, buo na naman. Ano sa mga bata? Ang pagong tole sa mga bata, huwag kayong ipapato ha. O, ang katol, ang panindi ng ano. Ganun pa rin ba kayo? Katol, labintador. Katol, labintador. Katol, hagis labintador. Katol, hagis labintador. Labintador, hagis katol. Gising bro, bukas, putol. Ang saya ng Pinoy! Ang mga Pinoy kasi masyadong yung mga ate ngayon. Dapat ang panahon namin, walang bawal paputok. Paputok lang na paputok. Yun. Hey, fireworks. Ang hirap na. Alam mo, pati pagtatabo ng basura, ang hirap na. Dati ng panahon ko, ang pagtatabo ng basura, mamimili ka lang dalawa. Nabubulok, di nabubulok. Ngayon, pag nagtapo ka sa McDonald's, alam mo, nag-exam ka eh. Kumain ako ng burger sa tapo yung balot. Plastic, paper, styro, biodegradable, non-biodegradable, recyclable, other ways. Ang other ways, alam mo yung nag-i-exam ka? Hindi mo alam yung sagot na multiple choice? All of the above! Ang hirap magtapo ng basura, bisa gusto mo na nakainig. Eh, hindi mo na lang kaya ito. Tapos so, magaling ka ng bawang magtapo ng basura dito, para makikita mo sa ilalim. Basura, baguhin nyo. Ganito gawin nyo, lagay nyo. Magtapon ka ng basura dito, try mo lang. Makakatakot siya na. Magtapon ka ng basura dito, try mo lang. Ay, may catch to. Kakainin mo na lang to. Sa kayo, ano, yung mga aso, sino may, naiinis mo kayo sa mga sa kaibigan nyo na may matapang na aso? Na pagdadalaw ko sa matapang na aso. Pagdadalaw ko, anak, ganyan yung aso. Ano sabi na kaibigan mo? Parang pasok ka, hindi na nagagat siyan. Lahat ng sinyalis, kakagatingin ang aso. Pati yung aso, sinasabi niya, kakagatingin na promise. Ang sasabihin na kaibigan mo, hindi pare, ang tight nito. Natural, ikaw nagpapakain yan eh. Tapos pag pumasok ko, kaya kinagat ka, ano sasabihin na kaibigan mo? Pagka kaya kinagat niyan? Bait-bait niyan eh. Siguro masamang tao ha. Sabi nila, pag hinabol ka ng aso, maupo ka. Huwag kayong maniniwala doon, mga bata. Ang hirap tuwakbong nakaupo. Pati yung aso, magtatawa lang nga. Natutuwa ako sa Pasay, ha? Nasa Pasay tayo. Taga-Pasay po ako. Ang Pasay talagang delikado. Promise. Kung di, sino man di taga-Pasay dito, swerte nyo. Kasi sa Pasay, delikado lugar namin. Pag nag-land kayo dito ng hating gabi, lalo na sa Malibay, taga-Malibay ako eh. Pag nag-land kayo sa Malibay, makakita kayo sa poste, ng sign na alagay, mag-ingat sa magnanakaw. Di ba nakakatakot yun? Alam na ang pulis namin na may magnanakaw doon, wala na sila magawa, naglagay na sila ng sign. Kaya na-hold up ako doon, chit na-hold up ako doon, hindi ko ba nabasa yung sign? Tanga ka ba? Kami na umiiwas dyan eh. Adjust naman. Masaya sa Pilipinas, walang bibitaw, napakasaya ng Pasko natin. Happy holidays sa inyo lahat, maraming salamat. Enjoy the new year sa lubungin natin ng mga katawa. Ang sumasama, mamamatay. Maraming salamat. And thank you.